mga legit Dover Cuts. Panibagong updates po tayo patungkol sa isang dating legit Dover Cuts na binira ito pong Tape Incorporated sa pang-aangkin sa trademark ng Itbulaga. Aba, ito po ang kanyang post. Panoorin natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cuts po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong palagi ang panonood at pagsubaybay sa lahat po ng ating mga updates. Maraming maraming salamat sa palagi ang pagbisita. At ngayon, pag-usapan natin to dahil sunod-sunod nga no, ang dagok na dumarating po dito po sa Tape Incorporated. Dahil po sa pagmamatigas nila, alam nyo po, ito pong nangyayari ngayon dito sa tape, resulta lang to ng kanilang pride eh. Parang nakikita natin na kahit kitang-kita na natin na talagang palubog na talaga ito pong fake bulagta na to, na pilit pa rin nilang kinukuha ang lahat sa Itbulaga at halos hayaw na nilang magtira, no? Lalo naman pong bumababa yung suporta ng tao at lalo-lalo na una, inalisan po sila ng mga advertisers. Tapos ngayon nakuha nila yung YouTube channel pero hindi rin nila makuha ng 100% support coming from the netizen. So talagang iba ang kapangyarihan ng netizen. Kasabay nga nito, may mga kumakalat pa na balita na pinapaimbestigahan ng DTI or Department of Trade and Industry ang pagkakaroon nga ng dayaan sa fake bulagta. Sabi daw po may scam daw na nangyayari sa loob ng noontime show na ito. Kaya naman syempre papasok sa eksena ito pong DTI Philippines. Dahil syempre sila po yung nangangalaga sa... Kasi kasabay po ng ibang mga... Ito pong ahensya na to ay lahat ng mga noontime show, sila po yung nagtatax, sila yung gumagawa ng kaya namang kasulatan tungkol dun sa pinamimigay nila. Kailangan po lagi pong may touch ang DTI patungkol dyan. Kaya naman, dahil dito ay pinapaimbestigahan na nga po yun, ano? And of course, meron pong ito pong tinutukoy natin na parang may panibagong dumagdag kasi kasabay ng pag-alis ng mga advertisers po doon po sa fake bulagta, kasabay naman ang pagdagdag ng ilan sa mga malalaking kumpanya at malalaking produkto, lalo-lalo na ngayong taon ng yung buwan ng December, ng bare months, mas lalong tumataas at talaga namang dumadami, no? Ang mga advertisers na talagang nagbabayad at pumapasok dito po sa EAT. The reason why parang kapos na kapos sila sa oras araw-araw. Ay nako, good news po yun. Pero ito naman, isa sa mga legit Dover Cuts po dati na nagsalita at nagpost sa kanyang social media at maglabas ng kanyang saloobin patungkol nga sa pang-aagaw nga ng maraming bagay sa TBJ, no? Ito po siya, sabi niya, sa isang panayam kasama ang professor na si Richard Haydarian at vlogger na si Mark Santos Gamboa aka Models of Manila, pinayuan ng singer-comedian na si Jano Gibbs ang pamunuan ng Television and Production Exponent Incorporated Tape na ibahin na lang daw ang title ng kanilang noontime show sa GMA Network. Kasi nga naman, di ba, meron naman po talagang katwiran si Jano Gibbs dun sa kanyang pinaglalaban. Or si Jano Gibbs po kasi is naging part din po yan ng Itbulaga. At alam niya, natatak ng ano yan eh, tatak ng TBJ yan, na kahit ano pong kunin nila, kahit anong gawin nila, kahit po makuha na nila lahat, pero pag sinabing Itbulaga, TBJ yan. Kaya wala na silang magagawa dun. Kung hindi, ibigay na nila yung karapat dapat, ano? And of course, ngayon naman, eto na. Sabi niya, ayon kay Jano Gibbs, sa totoo naman daw na ang isa sa mga susi kaya naging matagumpay ang Itbulaga ay ang patriarch ng Halosos na si dating Representative Romeo Halosos Sr. na siyang chairman ng Tape Incorporated. Ngunit for delicadeza sake, which is tama naman, di ba kung may delikadesa nga,
Sana ibahin na lang ang title, lalo't nakatatak na daw sa kamalayan ng mga Pilipino na ang pangalang Eat Bulaga ay nakadikit na sa comedic trio na sina Tito Vic at Joey. Nagsilbi rin bilang co-host ng Eat Bulaga si Gibbs mula 2001 to 2007. So ano nga ba, para lang pumaliwanagan kayo, no? Ano nga ba ang naging dahilan kung bakit po si Jano Gibbs ay natanggal po dito po sa nasabing Eat Bulaga? Kasi ang tagal nun, from 2000 to 2007. 7 years din po siya na araw-araw na napapanood dito po sa ano na to, sa programang ito. Ngayon, ano nga ba, kasi baka nakalimutan na natin, no? Si Jano Gibbs po ay naging co-host po nila for the longest time. At isa sa mga inireklamo ng ilan sa mga co-stars and parang natag siya or red tag siya sa pagiging late, no? Sa pagdating po sa mga tapings. Kasi di ba ang Eat Bulaga po, hindi naman laging live yan eh. May mga pagkakataon na nagtitape po sila. At isa yan sa mga inirereklamo patungkol kay Jano Gibbs na siya po ay laging late. At kasabay nga ng pagiging late niya, dito rin po na mga parang lumabas din sa social media na naging karelasyon di umano, no? Di umano tayo, hindi tayo sure kasi wala naman silang inamin. Nagkaroon ng relasyon itong si Gladys Guevara na dating singer. No, singer po siya as Chuchay dito po sa Eat Bulaga. At si Jano Gibbs na bagay na naging dahilan para po mag-away sila ni Bingloy Sagat maghiwalay. Pero according naman po sa ilan sa mga sa PEP, no, na nabasa po natin, na tinanong nga sila, no, pero agaran nilang itinanggi yung mga balitang yan. Dahil dito po ang rules kasi, dito po sa Eat Bulaga, ayaw na ayaw nilang madadamay sa mga ganong klase ng issue. Kaya tignan nyo kung matatandaan ninyo itong si Jose Manalo, nagkaroon po ng issue noon na yung kanyang asawa ay, dating asawa, ay nag-i-issue ng mga cheque na talbog na nakapangalan kay Jose Manalo. Kaya siya po yung parang pinag-initan sa ng media, pero hindi nila alam yung palang dati niyang asawang gumawa nun. Ang ginawa ni Jose, nag-leave po siya sa Eat Bulaga panandalian. And then para po makabalik siya, ang ginawa po ni Bossing, binayaran ni Bossing yung lahat ng mga utang na yun. No, kakaiba to si Bossing para lang makabalik ang isang Jose Manalo. Kaya yun yung isang bagay na pinagpapasalamat ni Jose. Kung bakit kahit gano'ng kalaki ang offer sa kanya, hindi niya po tinatanggap at di niya pinagpapalit yung kanyang samahan. Ay nako, eto na nga, magano na tayo, mag-react na tayo sa ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Anong Balita 335, kayo GMA ang kapusong totoo? Kayo bakit pinabayaan nyo yung TBJ? Imbis parangalan sila sa tagal nila sa industriya, sa dami ng natulungan nila, hinayaan nyo pala itin sila ng mga talent nyo. Nana, kita mo nga kung at sino ang nilang matatanda na at kung ano-ano pa, bakit nakisali sa problema ng tape ang TBJ, sino ba sila? Kung mo silang kinuha mga bagong host ng tape na yan, yan lang lagay nyo isa-isip utak nyo. Ayan, galit na po siya. Totoo naman, di ba? Kung hindi nila pinagbayaan, di ba? Hindi nila pinabayaan yan. Eh, sana nandyan pa rin yung TBJ na yan. Kaso wala silang ginawa eh. Sabi naman po ni Jude 1884, tanong po, bakit hindi gamitin ng TBJ ang title ng Eat Bulaga sa kanilang show? Ano po ang pumipigil sa TBJ para gamitin ng EAT at hindi Eat Bulaga? Kung ang TBJ may-ari ng title ng Eat Bulaga, dapat gamitin na nila ito sa kanilang show. May kinatatakutan ba ang TBJ? Salamat po at God bless. Ayan, magandang tanong po ito, no? Kung talagang para po in legality say kasi, ang gusto kasi ng TBJ, bago po nila gamitin yan, kasi parang hinahabla kasi sila eh. Ayaw nila na magkaroon sila ng kaso dahil gagamitin nila yan, dahil naghahabol nga ang tape. Since nakapag-request na sila sa IPO ng cancellation ng tape, eh, doon pa lang po tayo babase kung kailan nila pwedeng gamitin, no? Hindi kasi pwedeng salitaan lang, kailangan dinadaan sa legal. At ayaw naman mabutasan ng TBJ yung kanilang imahe dahil lang doon, no? Sabi ni user, maling-mali talaga ang nagawa ng Tape Inc. sa TBJ. Imbis na lalo sana nilang pinaganda ang show, eh pinapakialaman lahat na as if sila ay expertise sa pagmamanage ng program at kinalaban pa yung mga major talents. True naman, 'di ba? Dapat po
inalagaan na lang nila. Kasi for the longest time, yan ang nagdala ng pera sa kanila eh. Kahit gaano po kalaki yung kanila pong in-invest dito po with that particular businesses sa showbiz, pag hindi po magagaling ang mga talents, wala din, diba? And of course, sabi naman ni Fanny Munoz, kahit maliit masaya at totoong taong nandun, di kagaya ng sa fake bulag-bulaga, mga angkin ng lahat. Kaya pati boto ng tao inaangkin, kaya natanggal sa posisyon ng isang tambaloslos. Oo nga, true. Totoo to. Si parang inalisan po siya kasi hindi raw siya ang totoong nanalo. So, but anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. Thank you for watching, guys. God bless everyone.